Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alexa. Silent listener niyo po ako. Pero paminsan-minsan din naman akong nagko-comment. Ang karanasang aking ibabahagi ay sarili kong karanasan noong taong 2011 sa lugar ng Catanduanes sa probinsya ng Bicol. Estudyante po ako ng kolehiyo noon. Pero dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis, ay napilitan akong huminto sa pag-aaral at umuwi na lang sa amin. Nasa pang-apat na buwan na noon ang aking pagbubuntis. Hapon noon at nasa sala ako na nanonood ng TV habang kumakain ng kung ano-ano. Napansin kong tila may sumisilip sa bintana sa may likuran ko, kaya kinabahan ako at lumingon na rin bigla nang makita ko ang aking stepfather na nakasilip doon habang nakangisi ng kakaiba. Eh dahil sa mainit ang ulo ko noon, kaya naman agad ko siyang nilakihan ng boses. Ano ba yan, Daddy? Bakit nandyan ka? Tinatakot mo ba ako? O gusto mong mapatalo na lang bigla papalabas ng tiyan ko ang baby? Ngingiti-ngiti lang iyon at pumasok sa bahay. Diretso sa kwarto nila mami habang sinasabing, "Huwag ka ngang kain ng kain ng kung ano-ano! Sige ka! Baka lumaki ng sobra yung anak mo at mahirapan ka sa panganganak!" Pero sa isip-isip ko pa, "Uy, ano naman? Ang sarap-sarap kaya kumain." Matapos noon, ay focus na ako uli sa panonood ng TV. Ilang minuto pa ang lumipas, ay naririnig kong tumatalak si mama na nakasigaw na halatang nasa labas ang kinakausap. "Sa araw-araw na lang ba na ginawa ng Diyos, Lauro? Ay hindi maaaring hindi kayo mag-inuman ng mga kaibigan mo? Ano na naman ang irarason mo? May nag-birthday? Binyag? O kasal?" Nagulat ako dahil bakit nakasigaw si mami? Eh nasa loob lang din naman ang kwarto nila si Daddy. Narinig kong may pumasok sa may gate, kaya napalingon ako doon. Nakita ko nga si Daddy na papasok pa lang at susuray-suray iyon dahil sa kalasingan. Bigla akong kinilabutan at nakaramdam ng takot dahil sino pala ang kausap ko ilang minuto pa lang ang nakakalipas kung kararating pa lang din ni Daddy. Alangan naman, sa tagal na wala pang 15 minutos ay nalasing na siya. Eh hindi naman lasing ang kausap ko kanina. Tsaka kitang-kita ko nga na pumasok iyon ng kwarto. At imposible din naman na hindi ko makikita kung lalabas dahil malapit lang ako sa pintuan ng kwarto nila mami. Kahit natatakot ay hindi ko na ikinuwento sa kanila para hindi na rin sila matakot. Naisip ko na wala namang ginagawang masama ang nilalang na iyon maliban sa payuhan ako na huwag masyadong kumain ng kumain. Lumipas pa ang maraming buwan na wala naman akong napapansin na kababalaghang nangyayari hanggang sa nakapanganak na nga ako. Ilang buwan na noon ang baby ko nang magsimula kong mapansin na meron na namang kakaiba. Tuwing magbabanyo po kasi ako, Sir Carl, ay sinisiguro kong tulog ang baby ko para hindi ko kailangan sobrang magmadali. Pero napapansin kong tuwing babalik ako galing banyo, ay gising na ang baby ko at tawa na ito ng tawa na para bang kinikiliti. Wala namang ibang tao sa kwarto dahil dalawa lang kami ng baby ko doon. Mabuti na lang nga din dahil sa mga panahong iyon ay hindi pa siya marunong gumapang. Kaya kahit gising ay hindi naman nahuhulog.
Isang araw noon, pinatulog ko ang baby ko. Noong mahimbing na ang tulog, ay saka ako nagpunta ng CR para maligo. Oras na rin naman iyon ng kanyang mahabang tulog. Kaya alam kong hindi iyon agad magigising. Kasalukuyan pa lang ako noon na nagsasabon ng katawan nang marinig kong umiiyak na ang baby ko. Kaya naman, dali-dali na akong nagbanlaw para puntahan ang aking sanggol. Pero bago pa ako makalabas ng banyo, ay narinig kong tumahimik na muli iyon. Tapos nasundan ng tunog ng pagtawa. Ang buong akala ko nga ay baka pumasok ang mga pinsan ko sa bahay at inalagaan muna ang baby ko. Kaya hindi na ako sobrang nagmadali papuntang silid. Pagkarating ko nga ng silid ay nagpalingon-lingon ako. Pero wala namang tao. Wala rin ang baby ko sa kama. Pagkalingon ko ay naroon na siya sa duyan at umuugoy-ugoy ang duyan na animoy merong gumagalaw doon. Tapos nagpapatuloy pa rin ang baby ko sa pagtawa. Kahit tawa ng tawa ang baby ko, ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Dali-dali ko iyong kinuha at dinala sa labas ng kwarto. Doon na nga kami sa may sala naghintay na dumating si mami ko. Umalis kasi siya noon saglit. Pagkarating ni mami, ay ikinuwento ko na ang lahat, pati na iyong nilalang na kamukha ni daddy. Sinabi kong mukhang pinaglalaroan ako ng mga elemento. Kaya naman, agad rin kaming umalis ng bahay para magpakonsulta sa isang albularyo. Ayon pa sa albularyo na aming nakausap, ay multo at mga duwende raw ang mga nararamdaman ko sa bahay namin. Hayaan ko lang daw, dahil wala naman iyong masamang pakay sa amin. Mga duwende naman ang nagbabantay sa baby ko tuwing iniiwan ko iyon mag-isa. At sila din ang naglalaro doon, kaya iyon tawa ng tawa. Natutuwa daw ang mga iyon na nagkaroon ng baby sa bahay namin. Kung kaya naman, palagi silang nakabantay para walang masamang elemento ang makalapit. Pero kahit ganun ang sinabi ng albularyo Sir Carl, ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang takot. Kinalaunan nga na pwede nang ibiyahe ang baby ko, ay lumuwas na kami ng Maynila at doon muna tumira sa father ko. Mula noon ay naging normal na uli ang lahat. Wala nang mga kakaibang nagpaparamdam. Ngayon po ay 9 taong gulang na ang anak kong iyon na nasa mabuting kalagayan. Hanggang dito na lang po muna ang kwento kong ito. Hi, Sir Carl. Magandang araw po uli sa iyo. Ako uli ito si Alexa upang ipagpatuloy ang pagsasalaysay ng karanasan ko sa kababalaghan. Ilang buwan pa lang mula nang makalipat kami dito sa Caloocan City. Bali, isa po akong single mom. 2 po ang aking anak. Iyong nabanggit ko sa aking unang kwento ay ang aking panganay na babae. Tapos itong ibabahagi ko naman ay tungkol sa anak kong bunso na lalaki. Hindi po sa akin lumaki ang 2 kong anak dahil nagsimula na ako agad na mag-abroad papuntang Hong Kong. Marami po ang nagsasabi na meron daw kakaiba sa anak kong bunso. Sabi naman ng iba na baka raw special child dahil sa kanyang sobrang kakulitan. Halos walang oras na hindi siya mapapagalitan dahil sa pagiging sobrang makulit at hyper. May mga oras naman daw na nakakausap iyon ng maayos. Pero meron ding mga oras na kapag kinakausap ay malayo ang sagot sa pinag-uusapan. Kahit ganun kakulit ang anak ko,
ay pala kaibigan din naman po iyon. Lahat ng mga nakikita niyang tao ay babatiin, kakawayan at tatawaging friend. Pero bilang isang ina, sa tingin ko naman ay walang mali sa anak ko. Maaaring nasa growing up stage lang siya at hindi rin naman pare-pareho ang ugali ng bawat bata sa ganong edad. Pero dahil na rin sa payo ng mga nakakaobserba, kaya dinala ko ang anak ko sa pedya at ipinakonsulta ang kalagayan. Ayon naman sa pedya, wala naman daw mali sa anak ko, matalino nga raw. Kailangan lang ng ekstrang paggabay para maituro ang tama at mali. Dahil iyon ang stage na inaaral pa lang ng bata ang kanilang kapaligiran. Dahil sa mga sinabi ng doktor, kaya naman nagkaroon ako ng kapanatagan ng loob. Nandito nga kami ngayon nakatira sa Caloocan, malapit sa bahay ng father ko at ng aking stepmother. Bago ko pa po ipa-check up ang aking anak, ay nabanggit ko na rin sa aking stepmom ang tungkol sa kakaibang kulit ng anak ko. Ang sabi niya ay dalhin ko raw sa isang espesyalista para mas masusi ang pag-check up tungkol sa behavior talaga. Kaso nga lang, dahil sa pandemic ngayon, kung kaya naman, natatakot ako na dalhin sa kung saan-saan ang anak ko. Mahirap na mahawaan pa ng COVID. Isang araw, nagbabrowse ako noon ng cellphone ko para sana mag-delete ng ilang pictures dahil puno na ang storage. Napansin ko, napakarami palang video ng bunso ko sa aking cellphone. Hindi ko naman matandaan kung kailan siya humawak ng cellphone ko dahil hindi ko naman siya pinapahawa. Ayoko kasing may matutunan na kung ano-ano mula sa social media. Meron din iyong passcode na kailangan i-type para mabuksan. Doon sa video ay kinukuhanan niya ang dingding habang sinasabing, "Mama, oh, yung dugo ng aswang doon sa bahay natin sa Bicol, nandito na ngayon sa dingding natin." Habang pinapanood ko ang video, ay nagtatayuan ang aking mga balahibo at kinikilabutan. Dahil wala naman akong nakikitang dugo sa sinasabi niyang nasa pader. Mas lalo pa akong kinilabutan noong tignan ko ang oras ng pagkuha ng videong iyon. Dahil alas 12 iyon ng madaling araw. E maaga kaming natutulog, lalo na silang mga bata. Isingit ko lang po Sir Carl ha, nagtitinda po ako ng kakanin para buhayin ang aking mga anak. Dahil ako lang naman mag-isa ang bumubuhay sa kanila. Kaya maging ako ay maaga ring natutulog dahil gigising ako ng maaga para magluto ng kakanin na aking ititinda. Kinabukasan, noong magising ang anak ko, ay sinabi noon sa akin, "Mama, nakita ko kagabi yung aswang doon sa bahay sa Bicol. Tinatawag niya ako, pero hindi ako lumapit. Nagtago na lang ako sa kumot. Ang pangit niya kasi." Dahil sa mga sinabi ng aking anak, kaya mas lalo pa akong natakot. Tinawagan ko ang aking mami o iyong biological mother ko talaga na siyang nag-alaga sa mga anak ko sa Bicol noong nasa abroad pa ako. Ang sabi naman noon sa akin na ganun rin daw ang madalas na sabihin ng anak ko noong naroon pa siya sa Bicol at palaging may itinuturo sa dingding. Hayaan ko lang daw dahil baka nananaginip lang at napapanaginipan yung mga alaala niya sa Bicol. Pero para sa akin Sir Carl, ay hindi sapat ang paliwanag ni Mami. Kaya muli kong kinausap ang aking stepmom at tinanong kung may alam ba siyang albularyo
dahil gusto kong patignan ang anak ko. Pakiramdam ko kasi na may kababalaghan talaga na nagaganap. Sabi niya naman na meron daw kakilala ang tita ko na albularyo, pero doon pa iyon sa Bulacan. Kaya dinala namin doon ang anak ko at ipinatawas. Sabi ng albularyo na puno raw ng takot ang anak ko, kung kaya paiba-iba ang ugali. Yung pagiging makulit niya ay ang kanyang paraan para mailabas ang takot na hindi niya masabi. Ayon din sa albularyo na may isang kaluluwa raw na sumunod sa anak ko mula sa Bicol. Pinatay daw iyon at doon inilibing sa lupang kinakatayuan ng bahay namin. Matagal na raw iyong patay. Kumbaga, missing person ang babaeng iyon hanggang sa napaglipasan na ng panahon. Nangyari iyon bago pa maitayo ang bahay namin sa lupaing iyon. Nagkaroon daw ang babaeng iyon ng pagtatalo sa isang lalaki na hindi naman masabi ng albularyo kung kaano-ano o asawa ba. At noong mapatay ito, ay doon na lang din inilibing basta. Ang kaluluwa daw ng babaeng iyon ang gumagambala sa anak ko at hindi iyon titigil. Kung kaya naman, nakiusap ako sa albularyo na gamutin niya ang anak ko. Dahil gusto kong mabuhay ang anak ko ng normal at walang kinakatakutan. Ginamot nga iyon ang albularyo sa pamamagitan ng pagdarasal ng kung ano-anong mga orasyon. Dalawang beses din kaming bumalik sa albularyo para sa gagawing gamutan. Matapos ang huling sesyon ng gamutan ay binigyan kami ng papel na may kung anong laman sa loob, pero hindi daw iyon pwedeng buksan o silipin. Ipaunan daw iyon sa anak ko ng 3 araw, tapos saka sunugin pagkatapos ng 3 araw, at ilagay ang abo noon sa puyo ng aking anak. Ginawa ko ang lahat ng bili ng albularyo. Matapos nga ang 3 araw, ay mapapansin na ang malaking pagbabago sa aking anak. Hindi na siya ganong kapasaway. Nakikinig na rin kapag pinagsasabihan. Laking tuwa naman ng aking ama dahil doon. Dahil hindi na raw sasakit ang ulo niya, kakasaway sa tuwing iniiwan ko doon ang aking anak sa kanila. Binilin din ng albularyo na pagkatapos ng 3 araw at naging okay na ang kalagayan ng aking anak, ay mag-alay daw ng dasal para sa kaluluwa ng babaeng iyon. E dahil sa narito kami sa Caloocan at doon pa iyon sa Bicol, kaya pinakiusapan ko na lang ang aking mami na sila na ang gumawa ng pag-aalay ng manok at pagpapadasal. Wala rin talaga kaming makitang dahilan kung bakit ang anak ko ang napili noong gambalain. Samantala, napakarami nang tumira doon. Sa ngayon po ay okay na ang anak ko. Nakakapag-focus na siya sa mga sinasabi at pinapagawa sa kanya. Isa sa mga hinala ng albularyo na nanghihingi ng hustisya ang babaeng iyon sa kanyang pagkamatay. Kaso nga lang, napakahirap na noon magawa dahil maging ang lola ko ay walang alam tungkol doon. Baka nga matagal na ring patay ang pumatay doon sa babaeng iyon. Naway matahimik ang kaluluwa niya, gayong inalayan na namin siya ng manok at pinapadasalan na rin. Bago ko po tapusin ang kwento kong ito, Sir Carl, ay gusto ko lang magbigay ng kaunting payo sa mga katulad kong magulang. Huwag tayong masyadong maging malupit sa ating mga anak, lalo kung sobrang kulit. Kailangan nating alamin kung ano ang pinanggagalingan ng kanilang inaasal. Dahil maaaring, katulad ng sa anak ko, na may malalim pala na ugat ang lahat.
ang pagmamahal ng magulang ang isa sa gamot sa takot na maaaring nararanasan ng ating mga anak. Kailangan nating iparamdam sa kanila na narito tayo para pumrotekta at bukas kung meron silang naisabihin o idulog na problema. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl. Maraming salamat kung iyong maitatampo. At pasensya na rin kung hindi ito masyadong nakakatakot, pero may kinalaman naman ito sa kababalaghan at makakapagbigay ng aral para sa lahat ng mga magulang na may inaalagaan pang anak. More power po sa channel mo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.